Ang kaso lang kasi, syempre, nung time na yun, yun nga, dalawa na yung anak namin. Syempre, iniisip namin yung pag-college nila, ganyan. Kaya doon nag-start na nakapag-isip tong si Dadong na mag-apply papuntang ibang bansa. Tsaka para yun. Nandito kami ngayon sa Southland Mall. Ang aga-aga, no? Tapos yung mga, ano, yung mga nakatambay na dito sa food court. Yung mga, ano na, mga senior na. Ayun na, mga senior, ganyan. Lolo, lola, ganyan. Ganun yung ginagawa dito pagka, alam nyo na, pag malamig. Ito yung tambayan ng mga may edad na. Pa-practice na kami. Pa-practice na kami tumambay. Pa-practice na kami. Alam na namin kung saan kami tatambay pag halimbawa inabot kami na tumanda dito. Usually, nagmi-meeting-meeting sila dito sa food court. Tapos, yun yan, chika-chika, kape-kape. Yan, nakakatuwa. Pag nagpunta ka ng mall, halos yung mga unang customer, mga ano, mga senior. All this. All this but do this. Minsan nga, pag yung doon na sila sa ano? Sa care home. Yung iba na tumatakas pa yan para lang mag yung mga able kasi dalawa yan eh. Mm-mm. Mayroong mga medyo may mga kakulitan, hindi naman pala pasaway. Hindi pasaway. May mga makukulit lang na siyempre nagkakaedad. Mm-mm. Meron talagang makukulit. Mga tumatakas daw tapos tumatawid yung iba. Sasakay. Kasi siguro hindi nila hindi nila matagalan yung sobrang inip, diba? Lalo pag winter, nasa loob lang sila ng bahay. Mga araw, andun ka lang. Mm-hmm. Kami, tambay-tambay lang din. Kami nakitambay kami, naki-senior mode. Pero daan tayo kung saan tayo pumunta dun, kung saan tapos. Ha? And papasyal namin kayo dito sa loob ng mall. Ganito na yung mall nila dito. Oo, ang mall dito, walang ano, ito walang second floor. Ano to eh, sa south area tayo. Para pasyal tayo. Ayan o, alas 12 na pero wala masyadong tao. Tsaka siguro nag-close kasi yung mga ibang store dito nung nag-pandemic. So ngayon, parang kakasimula na naman nung ano, bukas ng ibang mga store. Kasi ang daming nabakante pa, no? Ang dami talagang nabakante nung nag-pandemic. Di katulad kasi sa doon, sa kabilang south, mas marami doon kasi. Doon yung mga groceries. Basta marami establishment doon, eh, no? Ito yung public library nila. Ayan, dyan sa public library, ano lang yan? Libre daw yung paggamit ng mga books dyan. Register ka lang ata para makahiram ka ng books. Tsaka, libre din ata gumamit ng computer. Pero hindi ko pa na-try kasi dyan. Si Denise hindi pa rin nakapasok dyan. Pinikita mo yung library? Umuoo ka tapos tatanong ka kung pinakita. Ayun nga, sinasabi ko, diba? Itong cute na ito. Ang ganda ng shop na to. No? Pa? Ito yung mga magandang kumot. Kids lang yan, ma. Oo nga. I mean, pagka itong si taglamig Yan, na. Nakita mo yung binili natin ng ano? Oo, pang bata nga to. Pero para sa akin kasi, kaya size ko din to, no ka ba? Pero ito maganda. Ayun talaga, o. Ganda, no? Tsaka naka-sale din sila. Dito daw muna kami sa Marks. Titingin siya ng mga shoes na pang trabaho. Wrangler? Ito yung mga gusto ko mga pantalon eh. Wrangler. Mahal lang. Buy one, get one. 50% off. Siyempre, gagastos ka ng 160 bago ka. Makakuha ka dalawa, no? Ito, pang girl? Oo, pang girl aluyan pa na ka ba? Kaya pala may ano.
May pangbalakang. Kala. Ito yung kailangan dito pagka malamig na. Dapat medyo makapal yung medyas. Ayan yung pangtrabaho yan? Ayan. Pag yung may sign na ganyan. Yan yung triangle. Ayan. Sign na pang ano siya? Work shoes? Approved. Dapat kasi dito, parang steel toe pa, no? Parang, hindi parang steel toe steel tala. Toe talaga. Para safety siya. Para safe siya, para sa, in case na mabagsakan pa amo, ganyan. Ganun ba yun, pa? Ganda yun, ah. Ang gandang style siya. Kaso regular price? 100? Tingnan tayo dun sa mga sale nila. Tingnan lang natin. Dun o kasi sigurado yan pa mga October pa. Nagsisale yan sila. Diba last time parang October ka nakabili? Yan. Ayan na yung mga pang winter boots nila o. Yan yung price. Sabagay dito sa Marks, medyo mataas talaga yung price nila. Ano pa, no? Dito talaga medyo mahal yung price nila, no? Diba? Unlike sa mga shoe company. Ay, hindi. Shoe company mahal din. Sa DSW pa, medyo mura. Pero may mga, ano din naman, mga nakasale din naman. Masulay yung, ano, depende sa mga style nila kasi parang eto na kasi ito yata yung clearance nila yan oh. Pang ano lang yan fall ang kasya pala sa'yo eh kasi yung tali niya puting puti okay lang ayan oh maganda din yan pa kulay brown. Oh, bakit naman? May requirement bang kulay dun sa trabaho niya? Oh, wala naman pala eh. Kaya nga. Medyo mahal pa. Paano hindi mahal eh? Regular price yan. Minsan makakakuha tayo mga 50 lang, 60, 70. Sa bagay. Wala ka lang talaga pambili. Kaya nga. No, kahit sabihin mo dito pa naka 40% off pero mahal pa din no? Di ang ending labas walang bit-bit. Oo nga, tingin nga lang. Ito tingin lang naman, hindi naman tayo bis. Hindi ko naman sinabi na bibili tayo, tingin lang. Alam ko nga, tumingin nga lang oh. Tapos lumabas kami, di wala kami bit-bit. Di maganda. Oo nga, walang gastos no? Wala naman kasi pambili. Kaya yeah, yun, ang ending. Labas na kami. Ayun, no? Walang katao-tao, no? Ano na oras? Puro sasakyan, no? Walang tao. Mag-alaunan na. Ayun, no? Puro sasakyan. Pero yung mga tao. Hindi kasi yung mga worker, siguro yan pa. Tsaka pa ilan-ilan na mga pumunta dito sa mall. Mas marami pa yung sasakyan sa tao. Para sa tao. Ayan, no? Tingnan mo yung mga matatanda. Talagang may dali. Transit. Ayan, no? Yan yung transit ng, oo. May mga transit talaga sila para ano, ihapit sila sa mall. Ay, oo pa. No? Siguro pa pinipick up sila sa mga care home pa. Tapos, kaya... May ano talaga sila, may schedule talaga sila ng... Pick up? Ng gala nila. May ganun day. Siguro, no? Kaya sila sama-sama pa pag nandyan sa loob ng mall, no? May day out talaga sila. Ayan, tapos may oras din. Kung ano oras. Ayan, ayan o, may hinatid na naman. Ay, ganun pala yun. Hindi ko nga din alam na ganyan pala. Ayan. Dalawang transit na sila. So, marami na silang grupo na mga magchichika-chika dun sa loob. Ganun pala yun. So alam nyo na kung halimbawang abutin kayo ng ano dito, pagka senior. Ganun pala yun. Pagka... Doon yan sila nakatira sa care. Sa care home.
as a care home. Home. Pag nasa care home ka kasi, ganun nga, parang nakaschedule siguro na lalabas kayo, ganyan. Papasyal-pasyal. Asa na yung kausap ko? Ay, umiikot kasi. Tuloy, ano? Kaya ano? Kaya ayoko dito. Kaya ayaw niya daw tumanda dito. Ay. Yan. Dali, dandahan kasi baka mamaya makasabit tayo ng pinto. Ano na? Tuloy mo na. Kaya ayaw ko dito din. Kaya ayaw daw niyang tumanda dito kasi ganun. So parang nangyayari, nasa loob ka lang ng bahay, pagka during winter. Siyempre yung winter kasi dito, aabutin ng almost mga 6 months from November, taglamig na yun eh. Ito siya, lumaki to sa ano, malapit sa city, pero ngayon, kita sa city mo. City talaga, hindi malapit sa city. Oo nga, tapos ano siya, dati lang daw siyang, alam mo yung parang tambay-tambay, construction, ganun. Tapos parang ano pa, nagbibilang ng poste nung hindi pa siya graduate dati. Nagbibilang lang yan ng poste dati dun sa kanto. Tapos hindi niya ma-imagine paano siya nakarating dito, 'di ba? Imagine niyo 'yan. Pati siya hindi siya makapaniwala na nakarating siya dito. So hindi ko talaga inaasahan. Oo, ewan ko. Siguro talagang ano no, talagang sa panaginip hindi ko nakikita na nakapunta ako dito. Oo. Pero pinangarap ko. Pinangarap din naman. So 'yun yung ano 'yun? Yes. Swerte or siguro talagang ano no. Tsaka ano din, nagkataon na yun nga, yung nakwento namin last time. Yes. Nagkataon na yung hiring nung inapplyan niya dito is yun din yung trabaho niya sa Pinas. Kaya kami nakarating dito. So yun. So pinangarap mo ba pa na ano talaga pumunta dito, no? Nasa plano din naman no nung nag-apply ka, no? 'Di ba? Pero nung nagtapos ako sa college, eh parang mahirap din mag-apply ng Siman Luloco kasi ako. Siman Luloco, yan eh. Siman Luloco, hindi siya, kaya hindi siya nakatuloy. Uy, baka maniwala sila na loko-loko talaga ako. Gagawin. Hindi, ako din naman makapagpatunay, hindi ka loko-loko, no ka ba? So, yun. Kaya hindi siya nakatuloy sa ganong profession kasi mahirap yung kailangan i-provide para sa training. So, hindi siya nakapagtapos ng ano, nung training niya. Kaya hindi siya nakapag-apply sa ganong trabaho. Nakasimula na rin tayo magkwento about sa dati mong buhay. Ituloy mo na ano yung dati mong work, ganyan. Hindi ganito yun. Napunta lang naman ako sa Maynila dahil sinundan kita. Oh, ano yun? Yun ang totoo. Siyempre, malungkot ako eh. Yun yung ano? Hindi. Di ba kaya sinabi ko naman sa'yo ang totoo? Diba? O tapos? Sinundan kita. Kaya, ano to? Balikan ng nakaraan? Hindi, ang totoo lang naman. Yun. Oo nga. O tapos? So ano yung una mo naging work? Ikwento mo kung ano yung naging work mo nung una. Nag-work ako ng ano, merchandiser, parang, no? Hindi, nag-reliever muna ako. Janitorial. Yan ba yung nauna mo? Hindi ah. Reliever ako ng mga dyan, ano. Akala ko naging ano ka mo dati. Wala na si Dadong. Nag-ano pala ako, nag-merchandiser ako sa Super Sale Club. Oo, yung tabi ng Super sa North dati. Super Sale Club, yung nagmamayari niya, yung SM din. Oo, yung dati sa North EDSA. So doon siya nag-start ng trabaho nung dumating siya dati sa Maynila. Nag-buttercrust ako. Tapos, ano kasunod nun? Merchandiser ka din, diba? Merchandiser. Almost 2 years. More than 2 years. Huwag ka muna bumaba. Tapusin mo muna yung kwento. O tapos? Yeah. Kasunod? Ang kasunod nun. Nag-ano ka? Hindi.
nung nagkaroon na tayo ng pamilya, nag-resign ako. Tapos? Nag-resign ako dahil mas maganda yung work mo kumpara sa akin. Tapos siya muna yung... Ako yung nag-aalaga. Nag-aalaga sa yun, sa panganay namin dati. Yun. Tapos? Yung panganay namin, ikwento na lang namin. Total na kwento na namin. Oo, na-open namin about sa dating buhay namin. Sa sunod na lang namin kasi parang... Kasi medyo, medyo emotional. Oo, hindi pa namin kaya i-open up yung ganong topic. So, kaya minsan, yan yung mga topic minsan na parang gusto namin ikwento. Pero sa ngayon, hindi pa namin kayang ikwento. Kasi kapag ano, kapag... Malungkot. So, saka na lang namin siguro i-open yun about... sa panganay namin. Tapos, yun, skip na lang muna natin yung part na yun. Kasi, baka mag-MMK tayo dito. Tapos pa, after nun, nakapag... Dali lang, naghahang ako. Naghahang siya. Oo. Skip muna, skip. Ayun na. Ituloy natin. Ayun, nung pinanganak yung panganay namin, bali ako ang nag-decide na na tumigil sa pagtrabaho kasi mas maganda ang trabaho niya . Yun, tapos yung nung nanganak yun na nga ako tumigil ako. Tapos habang siya ang nagbabantay, naka-leave ka ng 2 months, di ba? Two months dati yung diba yung nung naka-leave na siya ng 2 months, nag-apply? Hindi. Since nakilala. Hindi ko na maalala. Since na nakilala mo yung supervisor doon, yung supervisor sa pinapasukan mo. Ah, okay. Oo nga. Nag-apply siyang kinukuha niya ako na mag-reliever. Reliever sa mga bangko, janitor, mga ganyan, tagalinis, taga-messenger, ganyan. So, doon pala siya nakalipat, doon dati sa... Baba lang yun ng trabaho ko . So, hindi, yun. Dami akong na-assignan. Una doon ako na-assign sa... Palipat-lipat, ng branch? As a reliever ka, kung saan ang available doon na kulang na may mga janitor, doon ka dadalhin hanggat one day may pumasok na isang kliyente namin talaga. Kaya siya nakalipat doon sa warehouse. Inalok ako ng trabaho na regular. Nagiging messenger collector ako doon sa warehouse. Sa company na yon. Hindi, sa company na yon. Hindi pa ako na sa warehouse. Ay, hindi pa sa warehouse agad? Hindi. Sa tagal na kasi, hindi ko na maalala. Sabi ko, nagpaalam ako. Sabi ko, sir, naalok ako ng isang client natin na magtrabaho dun sa kanila. Sabi ko, okay lang ba sa'yo? Piniyagan ka. Mabait naman siya. Mabait naman ang boss. Yung manager ng bangko. Sabi niya, ako, wala naman ako problema kung saan ang ikaganda ng buhay mo. Sabi niya. Sabi niya, go ako, walang problema. Kaya ka napunta doon sa warehouse? Oo, kaya doon, napunta ako. Hanggat na tumagal ako doon ng mga 2005. 2005 hanggang 2012. Almost 2013. 2011. Ala pa, 2011? 2011 ba? 2012. Mga 2012. 2012. Magtatapos ang 20... So, ilang taon ka doon? Basta ganun na. Tapos? Siguro mga 7 years going to 8 years. Mga 8 years. Mga 8 years siya. Oo. Mga 8 years kaya medyo, ako nagtatrabaho doon. Medyo stable na din talaga yung work niya bago siya nakapag-apply papuntang Canada. Kaso nga lang, ang ano lang nun, syempre kahit sabihin mo na stable yung trabaho mo doon, parang kahit i-combine pa yung aming kita, nakakaraos, nakakaipon kahit paano. Kaso lang, okay na rin naman sana kumpara mo sa iba na contractual. Oo, kasi sa amin pareho, regular na rin kami. Pareho tayo regular. Tapos ang kagandahan din naman sa trabaho ko doon, minsan... May mga incentives din naman pa, bali, let's say, nagsasahod ako ng 20,000, for example lang. Tapos, pag yung matagal ka na doon sa company na yon, ibibigay sa'yo yung
isang buwan mo na sahod o may extra ka na at the 20,000, end of the year. Every year yan, walang paltos yan, every year yan. Mm-mm. Anong tumatagal na tumatagal ka, nagiging 1.25, 1.5, mm-mm, 1.75, hanggat umabot ng 2 buwan ng sahod mo. Yung matatanggap mo. Kaya makakasave ka. Oo. Ang kaso lang kasi, syempre, nung time na yun, yun nga, 2 na yung anak namin, syempre iniisip namin yung pag-college nila, ganyan. Kaya doon nag-start na nakapag-isip tong si Dadong na mag-apply papuntang ibang bansa. Tsaka parang napagod na rin ako kasi ano. Mm-mm. Sa tagal yung, na rin kasi niya doon sa work. Parang lahat na kailang. Kasi ang ginagawa ko doon sa trabaho, mga tiles kasi kami. Supplier kami ng mga imported tiles. Mm-mm. From Malaysia, no? And Vietnam. Ang quality talagang ano siya, napakatibay talaga. Mm-hmm. Napakatibay so, talaga ng ano. So ano pa yung reason bakit ano parang na ano ka na? Medyo ano na rin, nagsawa na rin kasi sa sobrang stressful din yung na rin kasi stressful yung work. Siyempre magpe-prepare kami ng mga orders para nung time kasi na yon. Kasi parang ako ba ang inaasahan ng boss namin na pag may mga exhibit kasi sa World Trade, ako ang nagma-mock up kasama yung mga representative galing sa Malaysia at saka... So parang acting, ano ka na, warehouse supervisor, parang ganon? Parang ganon siya, pero hindi ko siya kasi tinanggap din naman eh, kasi alam ko na ano, kaya lang, siyempre yung boss na mimilit, sabi ko, sige, try ko, pero hindi, ayoko talaga mag-supervisor. Pero parang acting na yung ano mo, yung trabaho mo. Parang ganun na, kasi sa akin yan na lahat inaanay. Inaasa? Hindi naman inaasa. Kumbaga yung sa mga ganun, mga major na working, mag-mock up ka. Bukod na may mga kasamahan ako, sa akin yan talaga sinasabi na ganito. So parang ang dami mo ng responsibilities ng time na yun. So yun yung nag-trigger siguro sa kanya, kaya naisipan niyang mag-apply na lang sa ibang bansa. Maliban sa ano, syempre, parang 'di ba, bakit hindi mo subukan? At lalong yun yung time na yun din talaga yung hiring. So, saka ayun. Hanggat nag-decide na talaga ako na mag-resign, pero hindi ko pa inaasahan to. Na... Pero papa, nung nag-resign ka, nakapag-apply ka na kaya? Nakasimula ka na pa apply nung nag-resign ka? Kumbaga, hindi pa talaga umusad yung application mo nung nag-resign ka na? Hindi pa siya yung 100% na sure na pupunta ko dito. Kumbaga, papel pa lang. Oo. Biruin mo, nag-resign siya. Resume pa lang. Nag-resign siya, parang ilang buwan pa bago siya nakaalis. Siguro so, nag-resign siya. 7 months na. Oo, 7 months. Hindi pa sure na makaalis siya, nag-resign, di ba? Tapos, ako lang mag-isa nung nag-work, buti na lang kahit papano, yun nga, may maliit kaming tindahan. Kahit papano, yun yung nakatulong para makasurvive kami for how many months na wala siyang work. Ang laking tulong ng tindahan na natin. Mm-mm. Yan ang kwento ko kung bago tayo nakarating dito. Bago kami nakarating dito. Hindi basta-basta yung... Pinagdaanan ko rin kasi wala rin, napunta ako ng Maynila. Nawala. So parang ayun, thankful kami syempre na nandito na kami kasi yun maramdaman mo din naman na ibang-iba yung magiging buhay mo kumpara mo sa nung nasa Pinas ka pa at nung pagdating mo dito kasi yun nga medyo gumaan din naman. Kung iniisip ko nga, sabi ko bakit ako na nalinyada sa mga trabahong ganito na hindi ko naman ano, di ba? Kasi unang-una karpintero na sumasama ako sa tatay ko na construction. Oo, dati siyang nasa construction nga. Construction talaga. Mm-mm. Yun talaga ang ano ko, ang line of work ko. Kaya siya
Kaya siya, kung makikita nyo, diba, dun sa mga gardening namin, siya yung tagagawa ng mga, ano namin, yung patungan ng mga pots, mga ganyan. Kasi, yun nga, may idea talaga siya about carpentry. So, sana tayo? Andito kami, nagpa-park kami, malapit dito sa London Drugs. Ewan ko anong gagawin niya. Hindi na, ano, umikot lang kami kasi yun nga, wala to sa, ano, yung vlog namin. Ano ka, ano lang to, parang napag-isipan lang namin magkwento. Yan, ikot lang natin dito kasi ang ganda ng mga bahay dito, oh. Ito yung mga pangmayaman village. Diba ang ganda, no? Dito na kaya tayo tumira pa. Tumira sa ano lang. Sa panaginip lang. Grabe, nung ganda. May mga ano to pa? 600? Siguro, oo. 600 to 700. Ayun, ito na yung lalaking bahay. Less than million yun. Ito yung mga kabahayan sa Harbor Landing. Grabe, no? Lalaki. Kailan kaya tayo magkaroon ng panaginip? hindi ko naman pinapangarap yung ganyang kalaking bahay. Kahit paliit lang. Kahit may pera ako, hindi ako papatayo ng ganyang kalaking bahay. Tayo lang. Ang ganda dito. Maliit lang na bahay yung pangarap namin. Nasa school, kaya kami naka-lamyarda dito ng maaga. Hinatid ko kaninang bago, ano? Anong maga? Ayun pala, Tim Hortons pa, oh. Ano, no? Ang saya ng... Marami siyang nasi-share ngayon. Maganda pala yung gantong, ano, biglaan lang na, ano, vlog. Biglaan. Pakita namin sa inyo kung paano na ba mag-abang ng bus. Napakita na kaya natin last time. Pakita natin ulit. Ulit? Para maintindihan lang muna. Mm-mm. Yan, ito yung ano, katabi naming mga kabahayan dito. Ang ganda din ang mga bahay dito, eh. Oo nga. Meron tayo dun, Papa? Hindi, wala doon. Ay, si ikaw kung gusto mo. Ay, ayun o. Ito, napakita na natin ito last time nung naglalakad tayo. So, yan po yung abangan ng bus. Dito ka mag-abang ng bus. Yan. Move ka, Papa. Move pa. Yan yung abangan ng bus. Yan, open lang siya, diba? Minsan, mag-aabang ka dyan. Sa tamang oras. Kasi... may daan, may oras ang daan ng bus. May daan, oo. May oras nga kasi yung daan ng bus. So, kung yun lang yung aabangan mo na open yan, medyo... Malamig. Na yung nasa, malamig talaga. Nasa malamig. Negative yung ano. Oo, kasi inaabot kami dito. Pero inaabot yung Saskatchewan ng minus 45. So, imaginein mo kung gaano kalamig yun. Eh, yung zero pa lang, diba? Yung freezing point. Yeah, malamig na yan. Eh, how much more? Minus 45. Tapos minsan, yung real feel nun, mas mataas pa. So, minsan, oo. Mas mataas pa minsan. Inaabot yung sasakyan namin na hindi umaandar. Oo. Hindi umaandar yung... Hindi nadidrain hindi, yung baterya ng sasakyan sa sobrang lamig. Ayaw mag-start. So, ganun. Sa sobrang lamig. So, ano na? Okay. Na-share lang namin yung ganun-ano, ha?
Ayun, ano pala, papasalamat kami sa mga nanonood ng mga videos namin. Mm-hmm. Oo, hindi kami madalas nakakapagsabi ng salamat, pero ano, sobrang salamat talaga. Sobrang thankful kami. At oo, medyo dumadami na yung viewers namin. Mm-hmm. Tsaka parang minsan nagkakaroon din kami ng idea na mag-share ng kung ano pa yung pwede namin i-share, kung ano ba talagang gusto din malaman ng mga nanonood, lalo yung mga gustong pumunta dito at yung mga bagong dating. Kaya sa sunod, mag-iisip na naman kami kung anong topic na naman yung pwede naming i-share. Lalo na si Dadong kasi mas marami siyang alam na dito sa Canada. Oh, yun na pa. Thank you na. Thanks for watching po. Sa susunod ulit. Binabasa pala ako na sabi ng isang viewer. Nag-comment siya. Sabi niya na yung parang napakaseryoso ko daw ba? Oo, ganun talaga siya. Ano yan, seryoso pero ano yan? Ganun lang talaga ako. Ganun lang. Kaya pero kung abnormal yan sa personal. Hindi naman. Hindi. Ganun lang talaga ako. Siguro na ano ako. Pinanganak lang ako sa old age. Kaya medyo. ako kasi, may pagka, kasi ako may pagka, ganito talaga yung personality ko. Kaya, madalas ko yan kinukulit. Minsan nakukulitan siya sa akin kasi ako, parang pinanganak lang tayo sa old age. Kaya medyo, andun tayo. Pero hindi tayo, ano din yan? Loko-loko din yan sa personal. Kumbaga, makalog din. Ganyan lang madalas. Kaya minsan, naiinis nga ako, sa totoo lang, yung video namin nung nakaraan, kinakausap ko siya na parang, alam mo yun, parang kinoconfirm ko na about sa sinasabi ko, imbis mag-oo, wala, hindi man na magre-react. Kaya mukha kong timang minsan sa video, alam niyo yun. O, diba? Kaya nga, ako sana, paano yung mga nanonood, sabihin na hindi man lang siya sumasagot, ayan, bumaba na. Oo. So, ayun po. Dito na lang muna. Sa susunod ulit. Dito na kami sa bahay. Thanks for watching! Bye! Uy! Hindi ko ma-fold pa!